Ang dalangin po, isa sa mga pinakamakapangyarihan. Palagay ko, ito na ang pinakamakapangyarihang lakas sa ating paligid. Sumalit isa rin ito sa mga pinakamahiwaga. Mahirap maintindihan ang prayer. Paano nga ba nagdadasal? Ano nga ba yung dynamics? Ano nga ba yung formula para tayo dinggin ng Panginoon? Anong relationship ng pagiging submissive sa God's will at pagiging mapilit? Halimbawa, pag ba nagpipilit ako, lagi kong inuulit-ulit yung panalangin ko, ibig ba sabihin, hindi na ako submissive sa Diyos? Nakakabuti ba o hindi napilitin ang Diyos o magpilit sa aking mga panalangin? Yan po ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatang prayer and persistence. Pananalangin at pangungulit sa Diyos. Panginoon naming Diyos, kami po'y lumalapit na walang alam. Kami po'y umaasa lang sa inyo na pagpapalain niyo kami. Sa kabila po ng aming mga kakulangan, mga hindi alam, narito kami, Panginoon, at lumalapit buong lakas loob na kami ay sumisilong sa iyong anino sapagkat alam namin mahal niyo po kami. Kayo ang aming Diyos, wala kaming kinikilalang iba, hinihiling po namin, turuan niyo nga po kami. Enable us to see you. Enable us, O Lord, to touch you. To enter your most holy place. To look at you. To see you, to hear you, O God. And as we ponder you, O God, as we study your wisdom, may we be more like you. Kayo nga po ang mag-usap sa amin ngayon. Payapain niyo po kami, ano man ang mga bagabag, maring makasagabal na kayo'y aming mapapurihan, marinig, iwinawaksin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ang hinihiling namin, Panginoon, mangusap kayong may kapangyarihan. Mangusap ko po kayong may kaluwalhatian. At walang nakikinig sa iyong salita ngayon, Panginoon, na hindi niyo po pagpapalain. Use your servant as your footstool. Lift up only your name. Bless your church, O God. Give us wisdom. In Jesus' name we pray. Sa Luke 18, verses 1 up to 8, ay meron na naman pong isang pahiwatig upang lalo nating maunawaan ang mga paraan ng pananalangin. At ano nga ba ang pwede nating matutunan dito sa maiksing katuruan na ito? Lucas 18:1-8. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared about men. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, grant me justice against my adversary. For some time he refused, but finally he said to himself, even though I don't fear God or care about men, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice, so that she won't eventually wear me out and with her coming. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice, and quickly. However, when the Son of Man comes, he will find faith on the earth. At pagpalain tayo ng Panginoon sa pagbasa niyang kanyang mga salita. So, isang istorya. Isang halimbawa na nakikita natin yung kabutihan ng Diyos. Merong tatlong tauhan na dapat tayong bantayan sa istoryang ito. Unang-una, ang makulit na babae. The persistent woman. Meron siya sigurong kaso at talagang siya'y nakakatiyak na siya'y tama. At ang hinihingi niya, hindi panalo. Ang hinihingi niya, hindi kampihan. Ang hinihingi niya, katarungan. She was asking for justice. At ang lakas ng loob niya, at hindi niya tinitigilang puntahan itong hukom. At sinasabi niya, bigyan niyo po ako ng katarungan, kailangan ko po ng katarungan. Halos siguro araw-araw, pagising ng hukom, nandun na yung mukha niya, pabalik-balik siya. And she was asking for justice. So what can we say? She was not asking for a bad thing. She was actually asking for a very good thing, which was justice. Hindi siya humihinging kampihan siya kahit mali siya. Sabi niya, katarungan.
ang lakas ng loob niya, palibas at maganda naman ang hinihingi. Now, there was this ungodly and a very uncaring judge. Isang hukom na walang takot sa Diyos at wala rin malasakit sa kapwa-tao. Basta hukom lang siya. Sabi sa Bible, he did not fear God. He did not care about people. But, although the Bible did not say it, we can surmise, he was wise. Matalino. Bakit? Sabi niya, bibigyan ko na nga ng katarungan tong babaeng ito. Sabi ko nun, hindi na siya titigil ng kagugulo sa akin. So, bibigyan ko siya ng katarungan, hindi para sa kanyang ikabubuti, at hindi para sa kanyang kapakanan, kundi para sa akin, nang tigilan na niya ako. Sabi ganun. And I will be set free from being bothered. And this is a very interesting character of a judge and a very interesting commentary on human character as compared to God's character. Pagkatapos, sino yung pangatlong character? Ang Diyos mismo. No? That God will bring about justice, sabi dyan, for His chosen ones. Una, God will bring justice. Tapos God will bring justice for His chosen ones. Lumaki yung area. And God will bring justice for His chosen ones who cry out to Him day and night. And He will bring justice for His chosen ones who cry out to Him day and night quickly. Merong relationship yung mga idea. Mabilis. Pero meron siyang hinahanap, sabi sa verse 8. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Comparison. Babaeng nangangailangan, isang hukom na ibibigay na nga, total, hindi naman masama ang hinihingi niya, justice, pero siguro kung sakali man na hindi niya makulit, baka mamaya ang nanalo yung kabila. The judge could have been corrupted because the Bible says he did not fear God and he did not care for people. He could have been corrupted, he could have been bribed, maaaring iniban niya at hindi nagkaroon ng katarungan, pero sabi niya, kung hindi man para sa'yo, para sa aking kapakanan, ibibigay ko na ang gusto mo at ang matahimik ka. At pagkatapos ngayon, kinumpere yung judge in heaven, our God. And although hindi sinabi directly sa verse, nakikita natin mga kapatid, obviously ang gustong sabihin, eh kung yung judge na hindi maka-Diyos at yung judge na hindi makatao, walang malasakit, eh nagbigay ng katarungan dun sa humihingi para na lang sa kanyang sariling kapakanan, yun pa kayang Diyos na Diyos, hindi na lang sabihin maka-Diyos ang Diyos, no? Siya ang Diyos. Yung pa kayang Diyos na mapagmalasakit, yung pa kayang Diyos na mabait, ang hindi magbigay ng katarungan doon sa humihingi. Kaya ang ganda ng katotohanan dito na ipinapakita, pero mayroon siyang hinahanap, pananampalataya, faith. So, oh, sige, kung yung walang kwentang judge, nagbigay ng justice para sa sariling kapakanan, ito pa kayang Diyos na hindi makasarili, at makatao, at mapagmahal ang hindi magbigay, kaya lang, kung tingnan naman kaya niya yung mga humihingi, may matagpuan naman kaya siyang pananampalataya. Faith that is pleasing to God. What is faith that is pleasing to God? What is asking that you say, I ask in faith? Meaning, hindi lang ako basta naniniwala. Meaning sabihin, faith. Faith that God is good. Faith that God is just. Faith that God is loving. Faith that God will give good things to His people. Yung pinagsama-sama na yon. Pag sinabi po natin ang isang panalangin na meron talagang faith, unang-una, it is asking for the right things. Kaya lang ang tanong ko minsan, ano ba yung right thing? Kumisan, hindi natin alam, ano bang hihingin ko? Humaba ang buhay? O umiksi ang buhay ng aking biyanan? Yung malaman, alin kaya talaga ang mabuti rito? Di ba? Ano kaya ang ipapanalangin ko? Balikan pa ako ng asawa ko o hindi na? Kasi may mga tao, pag bumalik, ay bumalik pa. Ito na naman ang problema ko. Oh. Ano kaya talaga ang ipapanalangin ko? Dito ba mag-aaral ang anak ko o doon? In this case, the choice is no longer between bad and good, but between good and better. At pagkatapos, between better and best, ang hirap ding pumili. Merong isang dalaga, maraming manliligaw, pare-parehong may mga asset. Alin dito yung better? Alin dito yung best? Sino ang ipapanalangin ko rito? Mahirap mag-decide. Pero mahalaga, when we pray for the right thing. So how can we know what is right? Unang-una, by elimination, tiyakin yung hindi wrong.
Wrong ba itong hinihingi ko? So pag sinabi yung wala naman ako makita ng wrong, then right na siguro yon. By elimination. Pangalawa, by biblical confirmation. Tingnan nyo sa scripture. At alangan naman tuwing magdadasal kayo at hihingi, doon pa kayo magbabasa ng Biblia para nyo malaman lamang kung okay ba. Kaya dapat basa ka na ng basa, basa ka na ng basa, para pagkailangan mo na impormasyon, binubunot mo na lang sa library of your mind. Kaya mahalaga, lagi ka nag-aaral, lagi ka umate ng Bible study, lagi ka nakikinig, so that when an emergency decision has to be made, you don't have to spend a lot of time just trying to make research. Nandun na, alam na natin. So, first, eliminate if it's not wrong. Two, see if the Bible confirms it. Binagbabawal ba? Itinuturo ba ng Bible? Diba? May mga bagay kasing bawal na bawal, pinagbabawal talaga. Meron naman na tahimik lang ang Bible, so medyo neutral. At merong talagang sinasabi sa'yo, itong hingin mo, itong mabuti sa'yo. Kaya meron talagang papalapit ng papalapit dun sa perfect will of God na mga klase ng prayer. So you ask for the right thing. Ano pa? Ask persistently. Alam niyo ba na hanggang ngayon na hindi ko maunawaan kung bakit kailangan persistent? Pero huwag yun ang unawain. Nakalagay sa Bible eh. Persistent. Di, sige. Hindi naman natin kailangan maunawaan ang lahat ng batas para natin sundin. Hindi naman natin kailangan maunawaan ang lahat ng patakaran para kasumunod. At merong mga patakaran ako minsan, sabi ko, bakit ganun persistent? But you know why, as we ponder this, pag mapili tayo sa paghingi, merong mga pinagmumulan yan sa ating kalooban. Ano, una? Panatagang yung loob sa Diyos. Palagayang yung loob. Alam nyo yung mga palagay at alam nyo yung hindi eh. Halimbawa, may nagsabi sa akin, pwede mo ba akong bigyan ng ganyan? Narinig kong minsan, tapos hindi na niya inulit. Dalawa ang pwedeng dahilan eh. Sobra ang paggalang sa akin, sobra ang paniniwala sa aking desisyon, na minsan lang ay sa kanya yung sapat na, nag-aantay na lang siya ng sagot. At sa kanya, yung hindi ko pagsagot ay sagot. Yun ang sagot. Silence is the answer. So, isa, meron naman, sapagkat hindi lapat ang loob sa akin, minsang sinabi, ayaw nang ulitin dahil nahihiya na, o kaya ay nag-aalangan kung ganun ba ako kabuti para siya pagbigyan. O kaya ay nag-iisip, baka pag inulit, kagalitan ko siya, bariling ko siya, magalit ako sa kanya. Ngayon, di po ba ang mga anak ninyo pag kami hinihingi ang kulit? Alam niyo kung bakit? Tiwalang-tiwala sila na gusto niyo namang ibigay. Tiwalang-tiwala sila na ganun na lang ang pagmamahal niyo sa kanila na hindi kayo maiinis pag inuulit-ulit nila. At hindi sila malisyoso, hindi maraming isip nila na iniisip na lang, kinalimutan nyo na at ayaw nyo nang banggitin, iniisip lang nila, nakalimutan nyo lang sadya. Kasi kumisan, yung isip natin marumi eh. Binanggit ko na, ayaw pang banggitin. Siguro, ayaw na niya mapag-usapan. Pero kung malapit ang loob nyo doon sa taong inihingan nyo, uulit-ulitin nyo, hoy, baka nalimutan mo ha? Kasi ibig sabihin, hindi ako nai-insecure about our relationship na hindi mo mamasamain ang paghingi ko at pag-uulit ko dahil ganun tayo ka-close. Alam niyo yung etiquette, dalawang klase yan eh. Yung sobrang napaka-correct mo, dahil talagang pagka-righteous-righteous at pagka-correct-correct-correct mo, o kaya, tinuturoan mo rin yung mga tao, ang trato mo rin sa akin, dapat correct ka ha. So, correct ang trato ko sa'yo, dahil binibigyan kita ng cue kung paano mo rin ako dapat itrato. Hindi kita kinukulit, ibig sabihin, wag mo akong kukulitin. Diba? Ang polite-polite ko sa iyong bahay, ibig sabihin, pag nasa bahay ko, ikaw polite ka rin. Nireregaluhan kita sa birthday mo, therefore, regaluhan mo rin ako. Yung, sometimes, we influence people through our own behavior. Kaya kung minsan, hindi mapalapat-lapat ang loob mo sa mga taong always correct. Nakakapagod silang kasama, diba? For instance, there was one time, mayroong sinasabi sa akin, uy, mag-outing naman tayo. Ilang araw yan? Dalawa. Sinong kasama ito? Nakakapagod naman kasama yan. Bakit? Kasi we always have to be correct. Ni hindi ka makapanguyakoy pag nandyan yan. Diba? Ni hindi mo malapang-lapang yung mga karne. Kailangan correct na correct ang mga manners mo dahil ma-o-offend siya sa'yo. Ayoko kasama yung ganon. Diba? Gusto nyo ba? Ayaw nyo rin.
Kaya usually, yung mga taong sobrang formal, sobrang correct, walang nakakapalagayan loob. Walang lumalapat sa kanila. Kasi kita mong sila rin, because of their high level of etiquette, alam mo rin hindi sila lapat sa'yo. Kaya sila ganun. So sila yung nagbibigay sa'yo ng pahiwatig kung paano mo sila dapat itrato. Kung paano kanila tinatrato. Kaya alam nyo, pag masyadong correct yung tao sa inyo, hindi palapat. May hihingin lang, ang dami pang pasakalye. Kaya ako paglapat yung loob ko, ano bang pasakalye? Anong gusto mo? O ito, sige, okay, tapos na. Huwag lang kung ano-ano mga pasapasakalye pa kasi hindi naman ako ibang tao. Hindi mo na ako kailangan kumbinsihin. Sabihin mo na lang direct. Ngayon, bakit related yun? Pag ang kulit-kulit natin sa Diyos, either ang kulit nyo lang talaga, o kasi panatag na panatag ang loob nyo. Lapat na lapat kayo sa Diyos na hindi nyo iniisip na mamasamain niya na pinapaulit-ulit nyo. Tulad ng isang batang anak na nagtitiwala na hindi niya isiping mamasamain ng magulang na ang kulit-kulit niya. At aminin nyo na mga magulang, maraming hiling ang inyong anak na kung hindi sila makulit, malilimutan nyo na. Although ang Diyos naman hindi nakakalimot, iba siya. Pero ewan ko kung bakit gusto niya yung persistent. Binasa naman natin ang verse, di ba? Nakita ng mata nyo. Sinabi kailangan, persistent ka. Ginawang example yon at para lalong linawin na dapat makulit ka, sabi, eh kung yung judge na hindi maka-Diyos, hindi makatao, pinagbigyan na sa kakulitan, yun pa bang Diyos na maka-Diyos dahil siya na talaga ang Diyos at makatao at mapagmahal, yun pa ba ang hindi magbigay? Ano kaya ang gustong makita ng Diyos? Bakit gusto niya mapilit tayo? Hindi dahil kaya natin palitan ang kanyang desisyon, hindi dahil kaya natin siyang impluensyahin ang kakukulit, kundi sa pangungulit natin at pagiging persistent, ipinakikita lang natin at isinisiwalat ang tunay na ating pagtingin sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya at pagiging palagay ng ating loob. 1 John 5:14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. So mahalaga yung alam natin ng will, no? Kung minsan naman, people are so ignorant of God, so ignorant of God's will, and so ignorant of God's character, that they do not persist. Because they are not sure kung natutuwa ang Diyos sa hinihingi nila or not. Halimbawa, hinihingi nyo na makakilala sa Panginoon ang inyong mahal sa buhay. Sa pagkakilala nyo sa Diyos, alam nyo gusto niya rin yun. Therefore, pwede natin ipagtalagang ulit-ulit. Dahil alam natin, gusto rin naman niya yun eh. Para bang tao, dahil alam mong mahal ka, kahit pa ulit-ulit mong I love you, alam mong maganda, dahil gusto niyang marinig yun, dahil yun din ang kagustuhan niya eh. Kaya yung kagustuhan ng Diyos, mahalaga na alam natin, and we pray according to that. Ngayon, meron namang mga faith. Faith pa rin ang pinag-uusapan natin, right? Yung faith na makulit, dahil I have faith in the strength and the closeness of our relationship, that I know that you will not be bothered and you will not consider it bothersome, that I'm always praying about it. No? And still talking about faith, there is a kind of faith that is a weak. That even while praying, the people praying are already conditioning themselves not to receive what they are asking for. Ano ba, Lord, ito naman po, pinipray ko lang, kung will nyo lang, kung pwede. Once more, parang coin ito na two-sided. Either, talagang sobra na naman ang tiwala mo sa Diyos, na kahit na sa iyong isip, eh alam mong ito dapat, pero sa sobrang tiwala mo, sa ending, sinasabi mo pa rin na, Lord, your will, not my will. Okay? So, ang ganda nung ibig sabihin nun, eh, bahala na po kayo, Panginoon, kung talagang ayaw nyo. Dahil nagtitiwala na tama ang Diyos. Pero meron din pinagmumulan yung prayer na yan na maihanda ko na nga ang sarili ko para ako mabigo ako, huwag naman ako masyadong ma-frustrate. Ibig sabihin, wala kang faith. Hinihingi mo palang, hinahanda mo na yung sarili mong hindi mo tatanggapin. Paano mo nga tatanggapin? Kaya kumisan, meron tayong anak, nagpe-pray, ang laki ng faith. Sabi mo, anak, huwag naman ganun ang prayer kasi para ipag-pray mo rin na para pagka hindi will ni Lord, tanggapin mo rin. Actually, hindi mo lang siya tinuturuan na magkaroon ng complete trust in God's decision,
Pero sinasabi mo rin sa kanya, don't expect too much, baka mabigo ka. Eh, ang itinuturo sa atin sa Bible is to pray expectantly. Kaya yung iba habang nananalangin pa lang, sinasykologize na yung sarili na baka sakaling hindi lusot ito, baka hindi tanggapin. So, okay lang, Lord. Eh, para ka na hindi nag-pray. James 1, 6-8. But when he asks, he must believe and not doubt. Because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. Sobra kasi kumisa ng self-preservation natin, nananalangin pa lang tayo, hinahanda at kinukondisyon ang sarili sa kabiguan para kung sakaling dumating, huwag masyadong masaktan. Pero ang sabi, at kung humihingi, dapat manampalataya at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nagdududa ay para raw alon sa dagat na dinadala-dala at sinisiklot-siklot lang ng hangin. Hindi daw dapat isipin ang ganong klaseng taong may matatanggap siyang anuman mula sa Diyos sapagkat siya'y nagdadalawang loob. So anong hinihingi sa atin dito? Yung buong loob. Hinihingi mo. Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists, and He rewards those who earnestly seek Him. Kung mananalangin din lang kayo at wala rin lang pananampalataya, nagsayang lang kayong laway, yung bang, maipag-pray na rin, baka naman sakali. Ngayon kung hindi, diwag. O, ano klaseng prayer yun? Ang pray is expectant. Pero bago naman kayo maligaw ng landas at sobrang mag-expect, tiyakin, at least not against God's will. Ngayon, mas tiyak ka pa kung silent lang ang Diyos sa topic na yon. Mas malakas ang loob mong humingi kasi hindi naman niya pinagbabawal eh. At lalo naman kung ipinangako, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. Pangako na yon. Ba't ka pa magdududa? Lalo talagang sobrang masidi ang pananalangin sa ganung mga bagay. Yung mga sinasabing, I will never leave you nor forsake you. Yung sinabing, hindi magkukulang ang kanyang provision. Yung sinasabing, I will be your protector. Hindi ka na dapat magduda. Kasi una, hindi yun against God's will. Hindi ipinagbawal ang ganong prayer. Second, God is not even neutral nor silent. But on the contrary, is very positive and insistent and strong about it. At sinasabing, ask for it. Kaya nakikita po natin yan. God answers prayer. God answers persistent prayer. Huwag kayo magsawa ng kadadasal. Baka mamaya parang namumoro na kayo kumbaga sa bingo, doon pa kayo aayaw. Malapit na pala. Di po ba? Kumbaga, ayan na, tapos saka ka pa umayaw, doon ka pa nagtampo. When in doubt about God's will, pray anyway. When ignorant about God's will, pray anyway. And when you know God's will, all the more that you should pray anyway. So in other words, pandilatan yung katabi nyo, sabi nyo sa kanya, pray anyway. Di ba? Basta magdasal ka. Huwag kang titigil ng kadadasal. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto ng Diyos na nagdadasal tayo. Kung hindi nyo rin alam, pare-pareho lang tayo, magdasal na lang kayo. Kasi, alam niya. Alam niyo ba na hanggang ngayon, yung panalangin ang hindi ko lubos maunawaan? Yung bang, Lord, ipagpe-pray ko na huwag ma-aksidente itong mga taong to. Salagay ko hindi ako nagpe-pray, ma-aksidente sila. Ganon? Mas mabait ba ako kaysa sa Diyos? Na kung hindi ko pa ipinakiusap sa Diyos, ipapayagan nga niyang ma-aksidente. Pero pray anyway. Eh kasi sabi, pray for each other. Pray earnestly. So ipag-pray natin. Pero alam nga namang mas mabuti pa tayo sa Diyos. Na kung sakaling nakaligtaan natin ipag-pray, pababayaan ng Diyos. E di yun pala, ang kabutihan ng Diyos dependent on our prayers. Hindi naman siguro. Pero bakit naman kaya kailangan pa tayo magdasal? Kung gagawa rin pala siya ng mabuti ng kusa, kay kasali tayo, kay hindi, ano pa't pinagdarasal tayo? Di ba kayo naguguluhan? Kaya ang policy, just pray anyway. Hindi mo naman kailangan maintindihan lahat yung mechanics niya ni.
Parang isang bata na humukay ng isang dakot na buhangin sa tabi ng dagat at sabi ng isa, aanin mo ang hukay na yan. Sabi niya, ilalagay ko sa hukay na ito ang tubig ng lahat ng Pacific Ocean. Imposible, di po ba? Ganon din ang ating utak, para lang isang maliit na hukay sa buhangin, hindi nyo kayang i-contain dyan lahat ng thoughts ng Diyos. So sumunod na lang kayo sa nauunawaan nyo mathindi. Of course, may mga bahagi ng buhay na unawang-unawa natin, bakit tayo dapat sumunod. Halimbawa, you shall not commit adultery. Hindi nyo na kailangan maging matalino para malaman yung tama yung batas na yun. Diba? That you should not steal. Hindi nyo kailangan unawain. Obvious na yun eh. Pero may mga bagay na hindi mo talaga maunawa ba't pinapagawa. Gawin nyo na lang. Absence of understanding of God doesn't mean absence of wisdom of God. No? Kung hindi natin nauunawaan, hindi ibig sabihin mali siya. Anong sabi ni St. Thomas Aquinas? It is exceedingly foolish for a man to think that what he doesn't see does not exist or what he doesn't understand is wrong. Kaya manalangin, manalangin, manalangin. Isa pang example, Luke 11, 5 up to 9. Ang Panginoon na naman, nagtuturo, nagbibigay na naman ng illustration. Then he said to them, suppose one of you has a friend, and he goes to him at midnight and says, friend, lend me 3 loaves of bread, because a friend of mine on a journey has come to me, and I have nothing to set before him. Then the one inside answers, don't bother me, the door is already locked, and my children are with me in bed. I can't get up and give you anything. I tell you, though he will not get up and give him the bread because he is his friend, yet because of the man's boldness, he will get up and give him as much as he needs. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. How can we be more clear? Ang ganda ng example, hating gabi, tulog ka na. Nandun na lahat ng anak mo nakapaligid sa iyo sa higaan. Nakalak na ang pinto. Patay na ang ilaw. May kakatok pa sa iyo. May dumating akong bisita. Wala akong maipakain. Pahiram naman ang mga tinapay mo dyan. Mga tulog na ako. Mga bata, nandito na lahat. Nakalak na. Huwag na. Pero sabi, hindi ka man pagbuksan dahil kay kaibigan. Ibig sabihin, your friendship is not enough reason for this person to stand up and give you the bread. Pero kung hindi ka tumigil na, kakakatok doon, bubuksan ka na rin yan, mawala ka na lang doon. Nakita niyo ba sa Bible? Hindi ko iniimbento. Sabi, ang ibig sabihin na naman nito, ano yon? Kung yung tao na ayaw magbukas dahil ang iniisip ay ang kapakanan niya, yung comfort niya, eh magbubukas na rin dahil kumakatok ka. Diyos pa ba na mahabagin? Diyos pa ba na willing ma-disturb? Nagpako na nga sa cross yung ating Panginoon para sa atin. Yung Diyos pa ba na yun ang hindi magbukas kung kumakatok ka? So pag di kayo pinagbubuksan, anong ibig sabihin? Hindi kayo kumakatok. Kasi ang sabi eh, knock, and the door will be open to you. Baligtarin mo lang yon. If the door is not being open to you, it means you're not knocking. Or, you are not knocking loud enough. O isang katok mo lang, sabi mo, tulog na yata, makaalis na nga. Di ba? Kasi eto na naman yung etiquette mo. Alam nyo yung etiquette na sobra, para lang yan sa mga hindi magkakapalagayang loob. Pero pagpalagayang loob, nanay mo, kapatid mo, gigisingin mo. Kaya alam na alam mo rin kuminsan kung hindi palagay ang loob eh. Yan ang sinasabi ko nga, sobrang good manners. Yung pag siyempre, pag nagmamahalan tayo, alam ko pwede mo kong gisingin, pwede mo ko istorbuhin. Pero the reason hindi mo ko iniistorbo, ibig sabihin din nun, pag ikaw ang tulog, hindi kita dapat istorbuhin. Binibigay mo lang sa akin yung rule. Pero pag magkapalagay ang loob, okay. Kaya siguro ang Diyos natutuwa sa persistent prayer, ibig sabihin hindi ka matampuhin, palagay yung loob. At kung siya ay nakakatatlong katukan at hindi ka pa pinagbubuksan, hindi mo siya sabing, ayaw niya talaga magbukas, masama ang loob niya, masama talaga ang ugali niya. Hindi siya sabi lang, siguro tulog pa, kakatok pa ako. Kasi alam ko, pag nagising yan, hindi naman ako titiisin. Di po ba?
Kaya napakaganda nung kakulitan na nagmumula sa kapalagayang loob, hindi dahil sa kakapalan. Magkaiba naman yun, yung ang kapal mo naman, yung alam mo na talaga ayaw kang pagbukasan, tigi ka pa. Pero yung kasi katok ng katok dahil nagtitiwala ka that you are close enough that probably hindi ka lang naririnig kaya hindi ka pinagbubuksan dahil ang pagkakakilala mo sa tao, kung narinig, magbubukas. Di po ba? Kaya sabi niya, itong tao man na ito na ang iniisip ay kapakanan niya, pagbubuksan ka pa ka rin, Diyos pa ba na ang iniisip ay yung iyong kapakanan at hindi yung sa kanya? So sabi, ang ganda, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Ang ganda rin ang initial niyan, ask pa rin, A-S-K. Ask, seek, knock. And the door will be opened to you.